Oh my gosh. Oh my gosh. Ang galing ng boses niya. Oh my gosh. Oh. Grabe, napaka-technical ni ano, Julian doon. Kawawa yung tatay niya. Hindi kilabutan ako. Sa boses, sa mga nakikita ko ngayon. Ano naman, sir? Nagbayad pa kayo ng bukod na kwarto para sa akin. Pwede naman tayo magsama sa kwarto mo. Doon na lang ako sa sahig. Wala ka ba talaga ng kinikilalang takot o kahihiyan man lang? Ang weird ng dati. Kailan pa nagsama ang isang lalaki at babae sa isang silid? Hello guys, good morning or good evening. Kung nasan ka man ngayon, thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Magre-react na naman tayo sa Maria Clara Tibara. Ito yung bagong show ng GMA. Isa siyang historical drama, teleserye. And sobrang lakas nito. Marami yung tumatangkilik. Palaging trending sa Twitter. And sobrang gagaling ng mga artista nila dito. And ang ganda din ng storya. So, ano ba naalala ko last week? Nandun sila sa pagtitipon, umalis na si Ibarra dahil nagkagulo nga sila nung praile, si Damaso. And naiwan doon sila Julian, si Maria Clara, of course, yung tatay niya, tsaka yung mga bisita at si Padre Damaso. Tapos si, ano naman, si Ibarra lumabas na, sinundan siya ni Clay. Tapos nakausap ni Ibarra, yung tiniente, na nagsabi sa kanya kung ano nangyari sa tatay niya. At syempre, siya ay hindi nasiyahan. Bagkus, para siyang nagkaroon ng pagkamuhi doon kay ano, Padre Damaso, kasi nga nalaman niya na yun pala yung dahilan kung bakit namatay yung tatay niya. Kasi pinakulong, tapos dingiin, hindi tinulungan. Best friend pa naman yung turing sa kanya ng tatay ni Ibarra doon sa praile. Pero yung nangyari, hindi siya tinulungan at inano pa lalo, diniin pa lalo. Okay, so ganun. Yun yung recap natin for last week and excited na ako sa bagong kabanata for this week. 5 days na naman ng straight na tuloy-tuloy yung teleserye na to. And yes, excited na ako talaga sa panoorin na natin. Ready? 1, 2, 3. Ano nito? Educational at napaka-entertaining. Great combination, diba, for a teleserye. Nagagamit ng mga bata, yung mga nag-aaral, tsaka nakakarelate din yung mga matatanda. Ang ginawa ito? Gawa ito ng estudyante ko last year. Plagiarism. Kaya wala nang nangyayari sa bayang ito dahil sa mga Pilipinong kagaya mo na walang pakailam sa totoong istorya ng kasaysayan. Si ito ang masaya. Prof, no? May matututunan ka sa version nito. Ang ganda ng libro. Parang yung totoong libro talaga na ikinata ni Usha ng matutunan mo ang kasaysayan. Lumang-luma, eh, no? Mayo. 1884? Talaga bang nasa No Limit Angiri ako? No Limit Angiri? Nobela yon na sinulat ni Jose Rizal. Tinito niya pa talaga dun sa mga karakter. Ikaw si Crisostomo Ibarra? Siyang tunay. Oh my God. Galing nasa No Limit Angiri nga ako? Kuha-kuha na paano gumalaw ang magsalita. Kailangan mo malaman ang buo ang nobela lalaki para makabalik ka sa realidad. Ayun yung Chidon. Patay mo tunay. Lalo na't kanina. Kailangan malaman mo kung ano ang mga magkakit. Kung ano nangyari sa nobela para makabalik. O mahuhula. Kung sabihin ko po bang oo, aampunin niyo na po ako. Ipipilit pa naman. Si Padre Damaso ang dahilan ang galing nung Padre Damaso dito. Ang pagkatao ng inyong ama. Namatay ang inyong ama. Yan. Sa loob ng kanyang kulungan. Bakit hindi ako nagawa ang hintay ni Crisostomo? Nagkainitan sila kanina ni Padre Damaso. Ayos lang po ba kayo, Sir Ibarra? Ayoko munang makipag-usap, hindi mo? Parang ang bait ng tatay ni Maria Clara, pero at the same time, parang sobrang inosente. Or parang sobrang passive, alam mo yun? Parang yung tipong tatahimik siya kahit may mga naaabuso as long as hindi siya apektado. Kaya chika, mas buha pa Spanish. Bayar-bayar. Ano yung si bayar-bayar? Senyorita. Oye! Mantente alejado de ella. Oh.
So yung mga lalaking prominente dati siguro, kailangan may parang tungkod, no? Parang symbol of status yon, na educated ka, civilized, kung gano'n. Bakit po kayo lumabas? Feeling ko lang, pero hindi ako sure. Ayun, no? May tungkod, no? Nakalimutan ko magpasalamat sa ginawa mo kanina. Siguro ay kung hindi mo binuhusan ng tubig ang walang iyang fraile, malamang ay nasaktan niya nga ako. Okay lang yun, sir. Ako nga po ang dapat magpasalamat sa inyo. Kasi kung hindi niyo siya naawat, o edi nasapak din ako nung padring lukulukong yun. Ang totoo niyan at parang si Carmina Villaruel si ano, si Barbie na batang version ng loob ko ngayon. Sa kabila ng masasakit na nalaman ko ukol sa aking ama. Condolence po pala. Taglish talaga si Clyde dito. O nga, kapabae kong tao. Bueno, sumunod ka sa akin. Ah, tutulungan na siya. Nice. Saan pa tayo pupunta, sir? Akala ko ba eh, gusto mong tulungan kita? Sige, me. Ano? Sige, me? May ganun. Nakakatawa yung mga expressions niya. Pang Gen Z talaga. Sa bahay nila, ano nila? Maria. Maria Clara. Mabuti at lumabas ka na. Magpapaalam na ako. Babalik grabe na ako sa biyahe. Grabe yung damit dati, no? Nakasangyat talaga sa lupa. Victoria, tama-tama. May so, papakimsap sana ako sa'yo. Para ka nagmamap ng... Tusin mo yung mga serbiyente sa biyateryo. Serbiyente. At hanapin ka mo nila yung babaeng akala nating nasiraan ng bait. Interesado na sila kay Clyde. Sabihin mo sa kanila ay may pabuya ako sa sandaling mahanap nila ang Mestiza de Sangle. Eh, hindi ko maunawa. May kaya nga sila dati kasi may... Bakit mo siya ipinapahanap? Pabuya siya. Iha? Benaki! Saka ako na ipagtatapat sa'yo ang totoong dahilan. Basta lumakad ka na. Gracias. Tama. Galing ni Julie, grabe. Grabe yung mga cast nila dito, no? Pulido kung ano eh, kung umarte. Narito na ang susi sa iyong silid. Numero 22. Katapat lamang ng aking silid. Aliw talaga yung ang lalim nil magsalita. Nakakahiya naman, sir. Tapos si Clyde. Nagbayad pa kayo ng bukod na kwarto para sa... Pang ano, pang ngayon talaga yung salitaan. Pwede mo tayo mo, doon na lang ako sa sahi. Wala ka ba talaga ng kinikilalang takot o kahihiyan man lang? Ang weird nung dati. Kailan pa nagsama ang isang lalaki at babae sa isang silid? OMC. Na hindi naman magkadugo o mag-asawa? O nga pala. Alam mo, kailangan ibalik yun ngayon. Hindi, I mean... Conservative nga pala. May mga magagandang bagay din yung mga... conservative na mga practices before. Huwag po kayo maglala. Diba? Gagalingan ko po ang pagsilbi sa inyo bilang PA niyo. PA? PA. Ang galing ni Personal Dennis. Personal assistant. Utosan. Saan ka ba talaga nang galing? Ayan. At kakaiba ang iyong pananalita. Nakakatawa, no? Kakaiba yung pananalita niya. Pero sa atin, mas kakaiba si Dennis. Hindi naman kayo maniniwala sa akin eh. Iisipin niyo na naman pa ulit-ulit na baliw ako. I promise not to judge you, so tell me. Saan ka talaga nanggaling? Pati yung English niya, yung pandati na English na sobrang ano, formal. Kuha-kuha niya. Baka magtatapat si Clyde dito. Kung talaga meron. Nagtingin-tingin pa siya kung may mga tao. I came from the future, sir. Ay. Taray ng linya. Galing po ako sa taong 2020. Tama nga naman. At dahil sa... Ewan ko, mangkukulam yata yung professor ko. Mangkukulam. Siya ang nagdala sa akin sa mundong to. Sa mundo ng Noli Mitanghere. Isang nobelang sinulat ng ating pambansang bayani. At kayo po, at si Maria Clara, karakter ay mga karakter lang lamang sa nobelang yun. At ako, well, since andito na rin ako, siguro karakter na rin ako. Yun. Yun po yung totoong kwento. Promise.
Farms. Ala, parang lalong naguluhan yung isa. Ibining Infantes. Batid mong marami na nakakagulat. At masasakit akong natuklasan ngayong araw na ito. Ay. Entonces, hindi ito panahon para magpatawa o gumawa ng mga kalokohang kwento. O baka naman tamang pag-isipan na ikaw ay nasisiraan na. Sir, ha? You promised. Hindi mo ako i-judge. Paumanhin, Binibini, ngunit hindi kita maaaring tulungan, lalo na sa panahon ngayon. Ay, hindi. Ah! Ikaw naman, sir. Hindi ka naman mabiro. Joke lang po yun. Biglang bawi. Sinusukat ko lang na patawarin ka. Galingan mo ka. Pasalanin kahit papano. Kasi nga, alam kong windang kayo at sobrang lungkot kayo. Windang? Makalumang Tagalog ba yun? Pero tama kayo. Windang. Walang katotohanan lahat ng sinabi ko. Kalokohan ng lahat yun. My apologies. Biglang bawi talaga si Ian. Pues, Clyde. Saan ka ba talaga nagmula? Ano ang iyong totoong pagkatao? Bakit ka nag-i-English? At saan ka natuto? I mean, kahit pa paano para maintindihan ng mga nandito. Pagpaumanhin mo ang aking pagiging Franco. Franco pala yun dapat. Ngunit nais ko lang makatiyak na ang taong tinutulungan ko ay hindi masama, lalong-lalo na't hindi nasisiraan ang bait. Para talaga siyang siraulo dito. Ang totoo po niyan ay... Pananalita pa lang iba taga na. Probinsya. Bulacan. Tapos, yung ama kong namatay na, siya po ang nagturo sa akin mag-English. Parang totoo yung kinukwento niya. Tapos yung nanay ko, nag-asawa ulit ng bago. Kaya alam mo, hindi po kami nagkasundo ng bago niyang asawa. Masyadong malupit. Kaya nagdesisyon po ako maglayas. Kaya nandito ako ngayon. Good. Yun po ang totoong kwento. Nice. Totoo naman yun, di ba? Kung gayon ay pumasok ka na sa iyong silid at magpahinga. Yung hindi lang totoo doon yung naglayas siya. Maiwan ko na kayo. Magkaharap lang yung kwarto nila. Ang ganda ng place na to, na-preserve nila ng maayos. Makaluma yung design. Saan kaya to? Sa vegan din kaya to? Parang. Ay. Ah, sa pagtitipon pa to. Nung sa bahay nila Maria Clara. Ang taray before, no, pag social yung mga familia, yung mga paganyan, no, may entertainment kineme. Oh my gosh! Oh my gosh! Ang galing ng boses niya, pang makaluma din. Goosebumps! Yung pagkamangha ng doktor, parang hindi na-acting, parang totoo pagkamangha na yun. Ang galing nito. Crap, parang movie talaga to, yung sa sinihan. Nakakilabot, grabe. And totoo siyang nagpa-play ng piano talaga, so legit to. Naiiyak. Ang galing ni Julie. Si ano, Salvi, diba? Grabe yung boses. Es mi primera vez. Escuchar una voz. Ayan. Tan dulce. Como la. Na in love yung ano. Yung Padre Salvi ba? Oh my gosh! Oh my gosh! Oh. First time ko siyang marinig na kumanta na ganito. Grabe, napaka-technical ni ano, Julian doon. Oh, wait.
Tanya. May kilabutan ako. Sa boses, sa mga nakikita ko ngayon, ang ganda ng cinematography, ng mga lahat, lighting, mga aktor, nakakakilabot kayo, GMA, grabe kayo. Ay, may ano, Firefly ba yan? Mag-isa ka lang din. Oh my gosh. Tagal na niya na. Yung hikaw mo na yun nung debut mo pa. Siyempre, naalagaan ko pa rin. Regalo mo. Ang galing din ni, ano, Manolin. Nangimiss niya yung mama niya. Gagi, naiiyak ako. Huwag mo masyadong galingan, Barbie, ha? Ala, grabe yung pagkasampal. Parang totoo yun. Pagmahal mo ang isang tao, dapat hindi mo sinasaktan. Gusto ko to. Yung linya na to. At hindi mo rin iniiwanan. Grabe yun. Yung sagot na yun. Pagmahal mo, hindi mo sinasaktan at hindi mo rin iniiwan. Yun yung sagot ng nanay niya. Kasi ayaw man ng nanay niya na iwan yung lalaki. Yung stepfather niya. Grabe to si Julie, no? Complete package. Talent, beauty, attitude. Galing, grabe. Nakakakilabot yun. Padre Salvi, mabuti na nakarating po kayo. Padre Salvi nga. Maria Benak eh. Timing yung pagdating niya. Si Padre Bernardo Salvi, ang ating bagong kura sa San Diego. Padre, akin pong anak. Estoy encantada de conocerle, Padre. Ay! Igualmente, señorita. Ang galing ni Julie magsalitang Espanyol. Perdón, Papa. Effortless. Padre. Si. Alo, grabe yung Julie Ann. Parang movie talaga. Kasi yung transition ng music dito, oh. Oh. Kinikilabutan ako non-stop. Oh my gosh! GMA, grabe kayo! So parang gabi-gabi, may pelikula kami pinapanood, gano'n. Sir? Siya pa talaga yung kumatok eh, diba? Sir Ibarra, good morning po. Gising na po ba kasi kayo? Kasi nga PA, diba? Magpapaalam lang PA. Po sa atin ako. May pupuntahan lang ako saglit. Ay, pupuntahan sir? Siya. Buenos dias. Good morning. Maagang umalis ng senyor. OMG. OMG. Iniwan niya na ba ako dito? Hindi binibini. Ang totoo'y inihabilin ka nga po niya sa amin. Ipinabibigay rin po ito sa inyo ng inyong pinsan. Pinsan? Sinong pinsan? Si Senyor Ibarra po. Magpinsan na sila dito. Kanyang pinsan. Para daw po ito sa iyo. Ay, perfect. Ang galing. Salamat. So magpinsan sila dito na ngayon. Mabait nga siya. Ay, salamat. Ano lang siya, sigurista lang siya, kaya marami siyang tanong in doll. Pero mabait naman pala talaga si Ibarra. Natuwa. Oh, damit! Otor! Ito po ba yung susuot ko? Grabe yung mga damitan dati, no? Parang ang daming layers sa babae. Bagay kay ano, Barbie, fairness. Maganda naman po ito, pero kailangan ko ba talagang isuot to? Baka naman pwedeng pagmalamig na lang kasi kapit, tsaka ang hangin. Hindi ba dapat alam yun? Ang panwelo ay natatanging bahagi ng trahe de mestiza kahit grabe, sa bahay saya. Grabe, pati yung mga extra dito. Ang galing magsalita. Ito ang panatip sa ating dip-dip nang sa gayon ay may pakita ang kahinginan na ating mga kababaihan. Ang formal nila magsalita. Nakakakalma, nakakahinahon. Buenos dias, Fraile Sibila. Ay, nagpunta siya sa... May nakapagkwento po sa akin na dito raw po sa konvento natulog si Padre Damaso. Maaari ko po ba siyang makausap? Wala na rito ang kura. Kukumpuno tayo na si Padre Damaso. Ah. Alam natin ni Damaso na pupuntahan siya. So Por que me preguntas? Yo que sé? Ay. Disculpe mi Padre.
Ang maldito naman ng padre. Bago ka lumisan, hayaan mong bigyan muna kita ng isang babala, Ginoo. Ngayong nagbalik ka na, ibig kong lalo mong pakaingatan ang lahat ng iyong ikikilos. Mahirap kalaban ng mga fraile, senyor. Alam na alam ng ama mo yan. May pagbabanta. Ganda ng lugar, oh. Ganda ng lighting and all. Nagbuburda sila dati. Ganda ng mga bahay dati, no? Parang ang aliwalas. Malaki kasi yung mga bintana. Tsaka wala pang aircon dati, so dapat talaga malaki yung bintana para mahangin. Grabe na, preserve talaga nila yung mga bahay dito. Ang ganda. Ang sarap manood ng mga ganito, no? Parang, alam mo yun, at least may idea ka talaga ano yung, paano yung mga bahay dati. Alam mo ba si Crisostomo na yung sakay na nalang ang karuahe, no? No, Papa. Mapanukso yung tatay niya. Hindi naman ho siya ang aking iniisip. Ay. Kilala kita, aking jamate. Di mo ako maaaring paglihiman. Batid ko kanina mo pa siya iniintay. Huwag mo nang tuksuhin, primo. Nakita mo't ayan, oh. Primo pala yung tatay ni Maria Clara dito. Tama, ay may katwiran tong doktor. Marahil nga ay kailangan mo ng sariwang hangin. Sariwang hangin. Ibig niyo bang magbakasyon sa Malabon o sa San Diego? Bumalik kayo sa Biaterio. Kunin mo lahat ng mga gamit mo doon. Di ba taga doon si ano? Si Ibarra? Magbakasyon kayo sa Malabon? Wala na kasi ang ninong mo sa San Diego. Hindi na siya ang kura doon. Mas mainam kung sa San Diego na lang kaya, primo. Tama-tama, malapit na ang undas at ang kapistahan doon. Pinsan pa rin, primo. Tiyak na maaaliw ang anak mo doon. Loki Kieras. Kaman. Ayan na, dumating na yung ano niya. Prince Charming niya. Narito na inihintay mo, Iha. Oh, baka na-excite yung ano, Maria Clara. Sosto mo! Halika, pumanhin ka rito. Grabe. Parang movie talaga to, no? Basta ganun yung nakukuha kong ano ngayon, vibe ngayon dito. Ganun pala pag babati ka na may ganyang kang hat, parang gaganon ka. Hawa ka mo, tapos gaganon. Lakas maka prominenteng tao. Elehele bago kiere. Kunwari, pero gusto. Si Raulo. Parang Marcos din yung si ano, yung artista na yun. Uy, ito na siya. Yung pinagdududahan ng lahat na baka senior student to ni professor. Tapos pinapunta din kila dito. Kila ikaw ay nandito. Anong ginagawa mo rito? May gusto to kay Nicolay. Ay, lang po ako. Ang inyo bang nobyo? Dito kayo magtatagpo? Marites ka rin eh. Marites. Hindi niya alam yung Marites. What do you mean by that? Ay, English zero. Sorry. Anak, mayaman din to si, ano, itong lalaki na to dito. Wala siya sa Noli Mitangiri na story, actually. Dahil ang totoo niyan, lalaki ang rason kung bakit ako nandito sa loob ng nobelang to. Siya nga iniintay ko ngayon eh. Baka lumakad siya dito, makapag-usap kami na maayos, may uwi niya ako sa amin. Sandali, anong ibig mong sabihin? At anong nobela yung pinagsasabi mo? Te encuentras bien, señorita? Nasama siya ba palaga yun? Iniisip na rin na nasisiraan ng bait din to si ano, Klein. Never mind. Matangkad to si ano, yung lalaking to, diba? Ano mga gorgeous si Bill? Grabe dati, diba? Sir? Walang galang na po. Itatanong ko lang po sana kung
Alam niyo kung saan dinala yung babaeng muntik ng kalbuhin ni Padre Damaso? Kamusta na po yung lagay niya? At bakit niyo tinatanong? Anong kinalaman niyo sa kanya? Ang stricto naman ng mga guwardiya sibil dati. Ayan, sagutin mo yan, girl. Buenos dias, hijo! Como esta? Dumating na si Ibarra sa kanila. Alam ko na ako anong naganap sa aking ama. Kanina na lang. Alam din niya, for sure. Hindi na ako mahalaga. Alam ka. Basta't alam ko na ho ang kalapastangang naganap sa kanya. Malamang alam din ng tatay ni Maria Clara. Hindi ko lang alam kung kaya hanggang masang detalye. Kaya talaga masama ang sa akin ni Padre Damaso. Kasi guilty dahil yung Damaso. Dahil siya pala ang nanira at lalong nagdiin sa akin ama. Eho, huwag kang magsasalita ng ganyan. At baka ay ibang makarinig, makarating sa takot nila sa mga fraile dati, no? At huwag ka rin magsasalita kay Maria ng masama tungkol kay Padre. Kasi ninong alam mo namang mahal na mahal niya ang kanyang ninong. Ayoko maguluhan siya. Tsaka ang sabi naman ko comment sa video natin, guys, sa reactions natin, tatay daw talaga ni Maria Clara si Padre Damaso kasi parang ni-rape yung nanay saan niya. Nakalibing ang spoiler ako, no? Pero nabasa ko sa mga comments kasi hindi naman yata sila nagsisinungaling. Mabuti pa, umuwi ka sa San Diego. Doon ka magtanong sa matandang indyo nyo. Siya nakakaalam ng lahat. Grabe itong weaving ng istorya dito. Parang grabe yung mga conflicts dito. Buenos dias, Tia Isabel. Buenos dias, hijo. Lalabas na si Maria Clara. Ngayon parang light pa lang yung ng teleserye. Pero alam ko, bibigat to. Oh my gosh. Ang hinin. Oh my gosh. Grabe, napakaganda ni Julie. Uy! Ang ganda ng scene na to. Oh my gosh. Kung hindi Diyos, ha? Anghel. Maria. Ang galing ni Dennis mag-acting. Para. Atapay. Grabe, nakakabilib yung acting ni Dennis. Yung biglang umaliwalas yung mukha niya pagkakita niya kay Maria Clara. Ang ganda! Yung bilis ng oras! Parang magiging love interest ni Salvi si may gusto siya kay Maria Clara. Parang magiging conflict din yun sa mga problema nila. Kinakabahan ako. Kailangan na natin magbalik sa Fonda de Lala para magamit. Sobrang bigat na mga next na mga episodes. Magkita na lang po tayo sa hotel. May dadaan na lang po ako saglit. Paano kaya siya makakalaya rito? May piyansa na hubas sa panahong to? Kung meron, magkano po? Ay, mura lang dati. Pero dati siguro malaking halaga na yun. Pisetas? Ano yun eh? Sentabo yun, di ba? Isang piseta, di ba? 1 centavo. Grabe, yung GMA. So, masisisi nyo ba yung GMA kung pumatok tong Maria Clara at Ibarra? Sobrang ganda. Ako guys, personally, hindi talaga ako mahilig sa mga teleserye na to. Pero pag ganito ka-educational, ganito ka-entertaining, bakit hindi? Diba? Ilang minuto sa isang araw lang naman to, 30 minutes na nagalak, tuwa, galit, paglalaro ng mga emosyon natin, and pagkamangha, lalo na dun sa pagkanta ni Julie. Grabe yun, hindi ko expected yun. Oh my gosh. Grabe yung boses niya doon. Hindi ako sanay na marinig si Julian na kumanta ng ganung genre. Alam mo yun? Pero napakagaling niya. Parang akala mo, yun talagang ginagawa niya as a singer. So, sobrang versatile lang. And bilang isang reactor ng mga singers, sobrang natutuwa ako na may ganyan dito sa episode na to. Episode 6. Grabe. Thank you so much, GMA, and sa lahat ng bumubuo ng MCI or Maria Clara Tibara. Sobrang ganda nito. Walang halong eme. Maganda talaga. And shoutout sa lahat dyan ng mga kaibigan natin. Patuloy na sumusubaybay sa Maria Clara Tibara, kagaya ko. Tuloy-tuloy lang tayo para din sa atin to, sa kaligayahan natin at sa kaalaman natin. So, laban lang tayo. There you go, guys. Thank you so much for watching, and I hope to see all of you guys in my next video. Bye.